Isang buwan pa bago ang nalalapit na pagtatapos ng mga estudyante, pero inuulan na ng reklamo ang ilang mga paaralan sa Pangasinan kaugnay sa mga graduation fees. Kabilang dito ang Alamino City National High School, kung saan nagtakda raw ito ng graduation fee na nagkakahalaga ng 300 piso. 500 piso para sa yearbook, renta ng toga na 70 piso, at kasama pa ang bayarin sa misa na 10 piso. Tinatayang nasa 6,000 estudyante ang magtatapos ngayong buwan ng Marso sa naturang paaralan. At mahigit kalahating milyong piso ang kanilang malilikom sakaling maging sapilitan ang pagbabayad sa mga nasabing bayarin. Na bawal magbayad ng graduation fee, mismo si sekretary nagsalita na walang kukuliktahin. Bakit nangungulikta sila? Dagdag ng nagre-reklamo, hindi umano sila pinulong bago ipinatupad ang paniningil ng nasabing mga kontribusyon. Basta na lamang umanong nagdesisyon ang mga guro at opisyal ng Parents Teachers Association sa nasabing bayarin. Pero pinabulanan ito ng mga opisyal ng paaralan. Anila, lahat ng magulang ay nabisuhan sa isinagawang pagpupulong at hindi umano sapilitan ang pagbabayad sa yearbook. Mas maganda na lang na pumunta sila dito sa school. They see the advisor. Then tanungin na talaga nila kung magkano yung kung ano yung mga obligasyon ng mga bata for graduation. Ganun na lang. Kaugnay nito, idinulog ng GMA News sa Division Office ang naturang issue at tiniyak ng mga kinauukulan na aaksyonan nila ang reklamo ng mga magulang. Iginiit din nilang hindi dapat obligahin ang mga mag-aaral na magbayad para sa kanilang pagtatapos. I'm trying to find that out. And school heads who are violating this order shall be dealt with administratively accordingly.